Good day mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Anna. Today, gagawa tayo nitong masarap na merienda na kung tawagin ay steamed layer cassava cake. Let's start! Sa recipe na to, kakailanganin natin ng 1 1/2 kilo of cassava. So, isa-isa nating babalatan ito. Baka magulat kayo mga ha-kitchen at sabihin nyo, hindi naman ganito magbalat ng kamote. Sa ganitong paraan kasi ako nasanay, ever since ganito na kami magbalat ng kamoteng kahoy. Ang mahalaga naman mga ha-kitchen is mabalatan natin yung kamote, diba? So kahit anong paraan yung gamitin natin, ayos lang yun. So after nyo itong mabalatan, hugasan na ito ng mabuti, tapyasin nyo na rin yung dulo, then kakadkarin natin ito. At kung medyo nakakaluwag-luwag kayo sa buhay at meron kayong mga food processor, pwedeng-pwede nyo yung gamitin. Pero kung wala, katulad ko, mano-mano natin itong kakayurin. Ganun talaga ang buhay, kailangan nating paghirapan ang mga bagay na gusto natin. Afterwards, lagyan na ito ng 1 teaspoon of salt, 1 1/2 cup of cassava starch, and 2 cups of coconut milk. I-mix lang natin to hanggang maging fully combined ang lahat ng ingredients. At dahil layered cake yung gusto natin i-achieve, hahatiin natin to into 3 equal parts para meron tayong 3 layers of cassava cake. Yung first layer ay plain lang, lalagyan lang natin to ng 1/4 cup of sugar at 1/3 cup ng pangalawang piga ng nyog. Halu-haluin lang hanggang sa maging well combined, then set aside muna natin. Yung second layer naman ay ipi-flavor natin ng pandan. So meron ako ditong 4 pandan leaves. Gugupit-gupitin lang natin to at ilalagay sa blender. So if it's difficult for you to find fresh pandan leaves, pwede naman kayong gumamit na lang ng pandan essence and green food coloring. Nilagyan ko lang din to ng 1/3 cup ng pangalawang piga ng nyog. Then, i-grind na natin to sa blender. Once you're done, gumamit lang ng strainer, then pour it sa pangalawang set ng ating cassava mixture. Then, add 1/4 cup of sugar, then mix this all together. Now for our last and final layer, maglalagay tayo ng 1/3 cup of dark brown sugar at 1/3 cup din ng pangalawang piga ng nyog. Gaya ng ginawa natin kanina, halu-haluin lang din hanggang sa maging well combined. Gagamit ako ng square shape na molder. Nilagyan ko na rin to ng parchment paper para hindi na tayo mahirapang tanggalin to mamaya pag naluto na. So una nating ilalagay is yung plain na layer. So using your spatula, just make sure na even yung distribution nito. At kapag kumukulo na ang tubig sa inyong steamer, pwede nyo nang isalang. Hihintayin lang natin to maluto for 8 minutes. So after 8 minutes, i-add na natin yung second layer which is the pandan flavor. Kapag ina-add nyo to, pahinaan nyo muna into low yung inyong apoy para hindi kayo mapaso. Kapag na-even out nyo na yung inyong second layer, takpan na ito ulit, palakasan na ulit ang apoy, at lutuin natin for another 8 minutes. So after 8 minutes, we can now add the third layer. Using your spatula, i-make sure lang natin na even at smooth yung ibabaw nito. Ngayon, tatakpan na natin ito ulit, palakasan na ulit ang apoy into medium, at lulutuin natin ito for 1 hour. Para ma-check na luto na talaga to, just insert a fork or a stick. Kapag lumabas to na malinis na, that means luto na ito. Pwede na to nating tanggalin sa apoy. Kapag medyo lumamig-lamig na to, pwede na natin siya tanggalin sa molder at start natin i-slice. Aren't they so pretty mga ha-kitchen? I really like the layered color of this. Para siyang sapin-sapin pero kasaba version. In serving this mga ha-kitchen, pwede nyo itong lagyan ng toppings na
fresh grated coconut, or I guess cheese will also be good with this. So that is it mga kitchen. I hope you like this video recipe. And kung nagustuhan nyo nga ito, please don't forget to hit the like button. Subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga next ko pang upload. Maraming salamat mga kitchen.